Hello mga sisi ko! Another cake, another vlog! And for today's video nga, hindi nga paggawa ng cake ang isishare ko sa inyo, kundi itong mga fondant topper na ilalagay ko sa cake, number cake at cupcake na inorder sa akin ni client. Yes, tatlong cake po ang paglalagyan nitong ginagawa kong topper. Bundle cake kasi ang order ni client. And dito, na-ready ko na yung gagamitin kong fondant para sa gagawin kong topper. 3 color itong na-ready ko. Itong dark brown, yung isa skin tone, and yung isa naman is black. Para ma-achieve naman yung dark brown na ganito, nag-add lang ako dyan ng konting black sisi ko. Anyway, teddy bear 2D fondant toppers nga po pala itong aking gagawin. And para sa head nung teddy bear, nag-cut lang ako dito ng circle gamit itong small size na cookie cutter. And para naman dun sa clouds or sky na nakikita nyo dito sa may bandang baba, gumamit lang din ako dyan ng fondant cutter. Hindi ko na sinama dito sa video yung pag-cut ko nyan, madali lang naman yan. Ilalagay ko na lang sa comment section yung picture nung cutter. At para naman doon sa magiging nguso ng ating teddy bear, gumamit ako dito ng skin tone na kulay. And para maging pantay yung pagkabilog ng nguso ng teddy bear, gumamit lang ako dito ng 1mm nozzle tip. Medyo mahaba nga lang pala itong video natin sisi ko. Sinikap ko lang talaga siyang paiksiin. At gusto ko pa sana siyang paiksiin pa, kaso sayang naman kung ikakat ko ng ikakat, hindi nyo makikita yung step by step ng paggawa ko nitong 2D topper. Kaya ang ginawa ko na lang is pinas forward ko yung ibang part, then nag-cut ako nung mga part na paulit-ulit lang yung ginagawa para masundan nyo pa rin yung step by step ng paggawa ko nitong 2D topper na teddy bear. Anyway, magbalik na tayo dito sa ginagawa nating fondant topper. Dito nilalagay ko na yung magiging nguso nitong ating teddy bear. And gumagamit lang po ako dyan ng water pandikit po sa ating fondant. Pero kung meron kayong edible glue, much better po. And ayan, ididikit ko lang lahat yan sisi ko. And hindi na rin ako masyadong mag-voice over sa haba ng video na to. Baka maubusan ako talaga ng sasabihin. Ibo-voice over ko na lang yung mga part na kailangan kong ipaliwanag kung ano yung ginagawa ko. At para na rin mas matutukan at masundan nyo yung ginagawa ko dito sa ating 2D fondant topper. And sa part na to, naglalagay lang ako ng guhit mula doon sa ibabaw ng nguso hanggang doon sa taas sa may head ng teddy bear gamit yung tool kit na yan. Di ko alam kung anong tawag dyan. Basta, ayan, tignan mo na lang sisi ko. And sa part na to, naglalagay na ako ng magiging mata nitong teddy bear doon sa may baba ng nguso. Tapos para sa ilong, nagdat din ako or nagtusok din ako ng ganyan, yung bilog. Later, lalagyan ko yan ng black fondant para mas magmukhang mata at ilong. Dun sa mga tool na ginagamit ko, sisi ko, tignan nyo na lang. Hindi ko kasi alam yung mga tawag dyan. Basta, ang alam ko, meron ka nyan. And kung wala pa, ilalagay ko na lang po sa comment section kung saan mo siya pwedeng mabili. Hihi! And ayan, nalagyan ko na siya ng bibeg sisi ko gamit yung tool na yan. Patapos na nga ang mukha nitong ating teddy bear, lalagyan na lang natin siya ng black fondant, yung mata at yung ilong. At eto na nga, nagpa-platin ako ng black fondant. Gumamit pa talaga ako dito ng nozzle tip, yung dulo, yung pinakamaliit na size. Para lang magpantay-pantay yung sukat ng mata nila at nung ilong. Pwede namang huwag ka nang gumamit nitong nozzle tip. Pwede namang mano-mano lang kung marunong kang magtantya. Maarte lang talaga sisi niyo kasi gusto ko talaga pantay-pantay yung sukat nila. So ganito lang naman yun, after mong bilog-bilugin yung black fondant, i-press mo lang siya ng bahagya doon sa butas na ginawa natin kanina para sa mata at sa ilong. And huwag mo din kalimutang i-brush ng kaunting water yung paglalagyan mo nung mata at nung ilong para syempre dumikit yung fondant.
Ayan, tapos na tayo sa mata at sa ilong ng ating teddy bear. Proceed na tayo sa paggawa ng kanyang ears or yung kanyang tenga. Dito, nag-platin lang ako ng dark brown na fondant. Gumamit lang ako ulit nitong small size nozzle tip para maging pantay-pantay yung magiging tenga nitong aking teddy bear. Binilog-bilog ko lang siya ng ganito sisi ko hanggang sa maging smooth. And hindi naman kailangan na perfect na bilog na bilog. Kasi ipipress natin yan later. At ayan, after ko siyang bilog-bilogin, pinres ko lang siya gamit yung tool na yan. Then yung dulo is pinirat ko ng konti para maging ganyan. Ayan, basta yan. Hihihi. Inulit-ulit ko hala yung procedure sisi ko hanggang sa matapos ko yung mga tenga nitong aking teddy bear. At ito na nga ang itsura ng ating tenga sa malapitan. Pwede natin siyang indicate or ilagay dito sa ating teddy bear. Gumamit lang ulit ako dyan ng water para madikit ko yung tenga ng ating topper. And that's it mga sisi ko, sana meron kayong natutunan at sana nasundan nyo ang paggawa natin itong teddy bear 2D fondant topper. Madali nga lang itong gawin and I'm sure magagawa nyo rin ito. Thank you for watching! Bye!